Ang nakaraan sa init sa Magdamag. Tupe, magsisimula na nga bang asikasuhin ang mga requirements papuntang Canada? Peterson, dumalaw kila Nanay Celia para makausap si Rita. Ibibigay ni Peterson ang annulment kay Rita at hindi man lalaban o pahihirapan si Rita. Sa loob ng 6 na buwan, makukuha niya na parang walang kasal na nangyari. Rita, nag-iimpake sa takot na bumalik si Peterson sa kanilang bahay. At alam niya kung ano ang kayang gawin ni Peterson. Sabi ni Nanay Celia, paano kung totoo naman ang mga sinasabi niya? Kaya don't forget to subscribe on my channel para lagi kang updated sa mangyayari sa init sa Magdamag. Storytelling man ito, pero isipin mo na lang, nagkakwentuhan lang tayo. Magkausap ngayon si Peterson at si Attorney Ellie. Dahil nag-open up si Peterson kay Attorney Ellie, sinabi niya, pagbibigyan ko siya sa annulment, kung may choice na lang ako eh. Kaso wala. Pwede niyang sabihin ng totoo. Pwede kong ikasira. Malalaman ng mga tao, hindi talaga ako ang ama ng bata. Impotence. Ground for annulment. Dapat alam mo yan. Wala. Wala akong choice eh. I love her so much. Kaya pumayag ako sa annulment. For now. Hanggang magbago ang isip niya, hanapin niya ako ulit. Malay mo, bago matapos ang proseso ng annulment, magbago ang isip niya. Kailangan kong ibigay sa kanya ito. Even though it hurts like hell. Hanggat bumalik siya sa akin. Pinipigilan naman ni Nanay Celia at Kyle si Rita na huwag nang umalis, na mag-stay na lamang sa kanila. Ngunit alam niya ang kakayanan ni Peterson at aaraw-arawin siya doon. Ang gusto lang niya lamang ay makapanganak ng matiwasay. Kaya si Raymond, nasa labas na, nag-aantay na sa akin. At nagyakapan ang mag-iina. At sinabi ni Kyle na mag-iingat ka doon, ate. Nakatingin sa malayo at tulala, yan si Rita ngayon. Dumating si Tupe kung saan tumuloy si Rita dahil nag-aalala sila Maggie at Raymond na hindi ito kumakain o umiinom ng tubig. At nakatanaw lang sa pintana at tulala. Maya-maya ay lumapit si Tupe kay Rita at tinanong kung okay lang ito. Sumagot si Rita, Tupe, anong ginagawa mo dito? Sumagot si Tupe, wala naman. Gusto ko lang magpasalamat na okay na tayo. Ang daming nangyari. Pero ang pinakamaganda doon, may tiwala ulit tayo sa isa't isa. Kaya maluwag na sa damdamin ko na, Rita, aalis na ako. At nahimatay si Rita at tumawag naman ng tulong si Tupe magmula kina Maggie at Raymond. Maya-maya pa ay nagising na din si Rita at sinabing iwan muna siya, gusto niyang makapag-isa. Gabi na at tulala pa din si Rita na nasa kwarto, hindi kumakain. Kaya naman pumasok sila Tupe na may dalang pagkain, Maggie at Raymond. Kasi hanggang ngayon, hindi pa din ginagalaw ni Rita ang pagkaing di kanilang dinala. Kaya sinubukan ni Tupe na mapilit na kumain si Rita para sa bata, para makakuha ito ng sustansya. At sinubukang subuan ni Tupe si Rita dahil wala itong lakas na kumain mag-isa. Tinawagan ni Peterson si Nanay Celia at nalaman niyang, damn it! Wala doon si Rita, ma. Well, I was thinking in the next election, tatakbo ka as a single. Iniwan ang asawa dahil may kabit. Sigurado akong kakapitan ka ng mga botante. Isang lalaking pinindeho, pwede na yun. Peterson, sinabi sa akin ni Rita wala silang relasyon ni Tupe. Ma, at naniwala ka naman. Ma, pwede ba?
Huwag ka nang makialam. Bakit? Tama ako. She's having an affair. Ikaw na rin nagsabi wala siya sa nanay niya. Saan siya tatakbo? Oh, please, please. The sooner you realize, ha, na niloloka ka ng asawa mo, the soonest ka makaka-recover. Sinaktan ka niya. Pinagtatakpan mo pa? Maawa ka naman sa sarili mo. Peterson, no. You're wrong, ma. Mali. Hindi totoo yung sinasabi mo. Olivia, you have no idea kung gaano ako nahihirapan na nakikita kang nasasaktan ng ganyan. It's not who we are. It's not what we do. Kaya bilang ina mo, hindi ako papayag na bilugi ng babae niya ng utak mo. Hindi ako papayag na saktan kanyang muli. Peterson, ma, stop it! Damn it, ma, please! Wag bang... Pwede bang tigilan mo yung ganyang klase mong pag-iisip? Babalik yung asawa ko, ma. Babalik si Rita. Habang sinusubuan ni Tupe si Rita, sinabi nga ayoko, diba? Ayoko na! Ayoko na! Tanong kayo ng tanong kung okay lang ako? Kung maayos ako? Hindi! Hindi ako okay! Hindi ako maayos! Kahit saan akong tumingin, siyang nakikita ko! Ni ayokong matulog dahil kahit sa panaginip ko, siyang nakikita ko. Hindi ito tama. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ang hirap. Hindi ito madali. Hindi ito madali. Utang na loob, Tupe. Ilayo niyo na ako dito. Ilayo niyo na ako sa kanya. Malayong malayo sa kanya. Kasi... hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Dahil ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ito yung tama! Ayoko na! Ayoko na! Ay, kawawang Rita. Magkausap na ngayon si Tupe at si Raymond. Dahil nakatulog na si Rita, kakaiyak. At nang mapansin ni Raymond na parang hindi rin okay si Tupe. At nasabi nito na, bakit kami pinagtagpong ulit? Paano kung hindi ako umalis noon? Paano kung nanindigan kami? Paano kung... pero alam kong hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Naabutan ni Tupe na nag-iimpake na si Hana para if ever biglaan ng alis ay nakaayos na ang mga gamit niya. At nang sabihin ni Tupe na, Hana, hindi na tayo matutuloy ng Canada. May mga kailangan akong dapat gawin at pwede tayong magsimula kahit wala sa Canada. Aalis ako ng talisay. Sisimulan ko ang pangarap kong hospital. Hana, matagal ko ng pangarap yon. Hana, yung kailangan mong gawin mas importante pa sa pagsisimula nating dalawa? Hospital? Pangarap mo o pangarap nyo? I knew it. Si Rita na naman. Siya na naman. As always. Kuya, ayaw mong umalis kasi ayaw mong mahiwalay sa kanya. Kuya, may asawa na siya. Alam mo yun. So bakit para kang nagpapakatanga? Bakit ka umaasa? Bakit ka nag-aantay sa wala? Tupe, Hana, wala akong inaasahan. Alam kong lugar ko. Alam ko kung hanggang saan ako. Ang hindi ko lang alam hanggang kailang itong nararamdaman ko. Pero alam ko, handa na akong magmahal muli. Kahit walang kapalit. At dyan nagtatapos ang episode ngayong araw na to. Sa init sa magdamag.